Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Aiza Reneva Cruz para sa programang Aso't Pusa at Iba Pa. Kasama ko ang owner ng Anthony Menzies Haven for Stray, si... O, bakit may kumakalaw? May echo. O, yung mga cellphone, medyo tanggalan natin ng audio. Baka mag-echo. Okay. So, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito po si Aiza at kasama ko ang aking kapatid, ang owner ng Anthony Menzies Haven for Strays, si Edwina Reneva Villarosa. Good afternoon po sa inyong lahat. At ang fosterer, budding fosterer, si parati siya, o talagang yan ang kanyang trademark, o, si Cecil Leuenberger Hueco. Magandang hapon po sa inyong lahat and future anti-animal scammer. Anti-scammer. Okay. Scammer of all sorts. Lahat ng panluloko, ayaw mo. Sino ba naman ang may gusto? Diba? Okay, so bago tayo maglumawig ng lumawig at humaba ng humaba ang ating banter dito, of course, let's all pray and ask for help. Dahil matindi ang ating kalaban, marami bumabatikos kaliwat kanan. Talagang pulling us down, niunsuto kami lahat para manghina kami at di na kami lumaban dito sa mga scammers na to. Yung nga sabing ganon, do we have to go down to their level? Kung kinakailangan ba eh, alangan namang hindi mo siya batikusin ng batikusin hanggang sa talagang aminin niya na siya ay isang scammer at nagigilty siya, etc. Pero sobrang tindi ng aming kalaban, kaya paano nang gagawin natin? We have to pray. So let's all pray together. Let's pray to St. Michael the Archangel. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, amen. St. Michael the Archangel, defend us on the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And you, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who prowl through the world seeking the ruin of souls. Amen. Mary, Queen of the Holy Angels, pray for us. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, maraming salamat po. So, let's all begin. Tayo ay na-empower, syempre. Meron na tayong kasangga. Just St. Michael the Archangel. Siyempre, yan babalutin niya tayo ng kanyang protection eh. Kaya kung sino man ang gustong manira sa amin, sino man ang gustong manakit sa amin, maaring physical or psychological, lahat. Kasi kung bumanat, kala mo, talagang sisiraan ka, i-weaken yung iyong stance para ang focus mo dun sa kung ano yung binabanat niya sa'yo, wala kaming paki sa'yo. Basta kailangan yung mga scammers manghina at kayo'y tumiklop, sisipain kayo ni St. Michael the Archangel. So, let's all begin. Yung, syempre sa sentro tayo dito, again, sa mga evil humans, hindi ho nawawala yan, kahit sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa. Ito yung naging nag-viral to eh. Itong si yung buhay ng sweet pitbulls na si Marshall and Millions. Kaya naging sikat, unang-una, syempre, imported. Alam mo naman tayo mga Pilipino, pag merong storya galing ibang bansa, nakafocus tayo lahat doon eh, di ba? Tapos lahat ng mga pagsusori, pagsasama ng loob, yung nalulungkot tayo sa nangyari. Pero syempre, dito rin sa Pilipinas, ang daming ganyan eh. Kaya lang, nakasentro tayo doon kasi kakaiba yung nangyari sa kanila, no? So, sino ang gusto mag-umpisa? Sino ikaw, Edwino? What can you say about this? Itong kay Marshall and Minions? Naasabi nila, ano daw, mga agresibong aso, eto, nakunan sila. Ito palang si, maputol ko muna. Ito palang si, yung owner, si Louis, homeless. Naglalakad-lakad lang sila parate, kasama niya ito ang dalawang bodyguards niya. Yung isa dyan, tuta pa pala eh. Wala pang kung ilang, less than a year old lang, malaki nga lang. So, parati niyang kasama to. Kaya they are tied to each other, itong dalawang aso. Naglalakad sila. So,
bigyan ko ng background para dun sa iba, kasi sabi ng iba, hindi raw nila napanood o hindi na nila tinapos kasi nga masakit si dibdib. So itong si ano, itong si Louis is a homeless guy at naglalakad siya. Naglalakad lang sila that day. Tapos may isang kinahulan yung isang aso niya, may kinahulan na puting dog. Nagtitili yung babae. Naging frantic na kasi nga nakita ang laki-laki ng aso, natakot siya. Sabi niya, kalma, kalma, ganun. Yung pala, tumawag sa pulis yun. Inalerto mga pulis. So while they were walking, itong si, while they were walking, nasa lubong na nila yung mga pulis. At, syempre, hindi naman natin naririnig yung pinag-uusapan nila. Ito yung Metropolitan Police sa East London. Ano masasabi mo while looking at the video? Hindi ko din pinanood yung video kasi ayokong nakikita yung mga ganyan na pinapatay yung mga hindi kaya ng dibdib ko. Pero sa ibang bansa kasi, pag pitbull, parang meron na siyang red mark. Kaya feeling ng mga tao, pagka pitbull, matapang na. So, itong isang babae na to, parang parang natakot agad para dun sa aso niya. Sabi, na-attack daw. Wala pa namang ginagawa yung dalawang pitbull. Parang feeling niya, ina-attake na siya. Parang napanood ko yun eh, nagsisisigaw yung babae. Oo, nagsisisigaw na. Eh, syempre, itong mga pulis, akala, ina-attake yung aso. So, ang mali lang ng mga pulis doon, hindi muna nag-imbestiga. Oo, saka dapat yun, makinig ka doon sa sinasabi ng owner. Yun nga unang-una, dalawang pitbull. So, ang nag-conclude agad sila na ina-attake yung small dog. Talagang mali yung ginawa ng mga pulis. Kailangan talaga, i-anuin mo muna, hindi sila dog lovers. Kasi kung dog lovers sila, alam nila na hindi naman aatake yon nang hindi na po-provoke. Eh, paano mo-provoke ng isang maliit na aso? Imposible talaga na atakihin. Kaya, mali talaga yung mga pulis doon. Hindi ko talaga, tama talaga na nag-overflow yung mga sentiments ng mga tao against. Si Marshall pala, 3 years old. Ito yung mas malaki, no? Si Millions, 9 months old. See, less than a year old. Pero malalaking bulas kasi. Kaya akala mo, so looking at their faces, mukha nang nakakatakot, di ba? Kulay itim pa. Mm-hmm. Oo. So, nakita mo, nung nagsalubong na sila, sinalubong na sila ng mga pulis, di ba? Tapos silang tatlo, naglalakad na. Hindi natin naririnig ano yung sinasabi ni Louis. No? Eh, syempre, yung kumahuli yata yung isa, binaril agad yun eh. Tapos, pilit hinihila ni Louie yung naka-chain sila pareho, magka-dugtong pa yung tali nila eh. Hinihila niyang ganon. Tinaser na si Louie. Naturalmente, kakahul yung aso dahil ina-attack mo yung owner niya eh, diba? Pro-protect niya. Nung kumahul, aba, siya yung pinalibutan na nitong mga police. Binaril na sa ulo. Ako, bakit naman po ganon? Ay nako, sabagay, hindi nyo kami maririnig. Una, hindi nyo kami maiintindihan. Tagalog yung sinasabi namin. Mga Londoners kayo. Pero, yun na nga, sana kahit dito sa Pilipinas, natin, makikinig po muna yung mga alagad ng batas sa sinasabi. Unang-una siguro dahil, I don't know if they know that Louis is a homeless guy. Kaya siguro, parang tingin nila, wala ka na mong say eh. Diba? Poor ka lang, ganun. Pero hindi naman kayo ina-attack. Wala namang attack na nangyayari. Bakit pinagbabarel? Yun ang hayop sila, mga pulis doon. Tamo, both gentle. Pinapakita nga ho namin. Ito pala sila, nakasakay sa train. Ayan ayan sila. Both gentle and loving dogs. One was still a pup, 9 months old. They were merciless and deliberately gunned down by the Metropolitan Police in East London, United Kingdom. Yung guest natin umiiyak na nga habang pinapakinggan tayo. Kasi hindi mo maintindihan. Ako nga minsan iniisip ko, halimbawa, halimbawa yung aso ko, ganyan, tapos inumangan ng baril. Ano yun? Ihaharang mo yung parang naisip ko, wag! Baka ihaharang ko yung katawang ko, wag! Diba? Kasi baka sakaling
mag-stop sila kung tao na yung humarang. Yun ang hirap eh, yung pagsabing aso lang. Aso lang yan. Ako po, may buhay din ho yan. Lalo na ang gaganda. Oh, yung saka ano niya yan eh, yan ang kanyang kayamanan. Lalo na kung wala siyang bahay, di ba? Yan na lang ang kasama niya sa buhay. Kawawa naman. Ay, nako, bakit ganun ang dami yung evil humans? Parusahan sana yung mga UK police na yan. Alam mo, pagkakataon na, dahil sobra ang clamor for justice. No? All over the world ay nagka-clamor for justice, for Marshall and Millions. Pwede ba nating tutukan din dito sa ating bansa? Justice for all the stray dogs, mga sugatan, mga duguan, mga pinagmalupitan, binuhusan ng kumukulong mantika, binuhusan ng kumukulong tubig, sinundot, binarel. Ayun, lahat. Dito rin nangyayari yan eh. Mag-focus din tayo dito. Justice. Lalo na nung mga scammers na ginagawa ang magkakwarta, hihingi ng donasyon, sasabihin, ipagagamot yung dugo ang aso, kukunin, tas ibubulsa yung donasyon, iiwan ang aso kung saan. Magkaiba lang ho yung nangyari na ito sa London. Pero, pareho na ang mga biktima ay mga aso, voiceless. Mga voiceless, hopeless, helpless. Tinan mo, kahit gano'ng katikas yung aso, taba, di ba? Eh, naka-chain siya. Nung inumanga, nakatingin lang siyang gano'n, nakita mo, nagwawag pa yung tail. May tama na siya ng bala, nakahiga na siya, nagwawag pa yung tail. Yun ang hindi ko maano, alam mo, hindi ko tinuloy. Hindi ko maano. Oh, ganun po ang mga aso, sinaktan mo na, nagwawag pa tail. Diba? Hindi ko maintindihan yung mga evil humans. Meron nga akong pinadala sa iyo na ano, yung litrato, yung nahuhulog sila sa impyerno. Meron ka ba? Nakita mo yun? Oo. Meron talagang ako sinend sa iyo na kulay pula, namumula, namumutik-tik sa pula. Impyerno yun eh. Doon kayo mahuhulog. Lahat ng salbahe, lahat ng umape sa mga kaawa-awang ano. Nakita mo yung kulay pula? Na, parang mga maliliit na taong nahuhulog sa apoy. Meron ka niyan? Okay, ganyan ho ang dadanasin ninyo. Kasi those are creations of God. May buhay ho yan eh. Kaya hindi yung pababayaan ng Diyos na lumampas lang ng ganyan. Nang parang wala lang. Meron ho kapupuntahan lahat ng ape sa mga creations of God, lahat ng may buhay. Yan o. Nahuhulog sa hell. Nahuhulog sa luglalagablab na apoy. Yan ang mararanasan ng mga walang puso na pumatay, kumain ng aso na parang wala na kayo ibang makakain. Yan o, makikita ninyo yung mga tao naglalaglagan. I pray for that day. Sana nga, kayo naunahin. But minsan, ang inuuna pang kunin, yung mga supporters ng mga shelters, sila pa yung unang kinukuha. Tapos ang tatagal ng buhay nitong mga salbahing to. Yan o. Yan. Yung mga salbahe sa animals, salbahe, scammers. Yan o. Kinuha mo yung ano. Alam mo, kaya minsan sumasakit ang loob ko. Pag may nakikita ako yung nasagasaan, duguan, o payat na aso, nang ninervyos ako kasi baka dagitin ng scammer. Gustuhin ko mang kunin lahat, hindi ko nakakayanin. Pero baka dagitin ng mga scammers, kukunin agad dyan. Tapos ipananawagan, pahingi ho, pagagamot. Ibubulsa niya yung donasyon, iiwan yung aso, o kaya ipasasa ako. Oh, gagalit na naman yung ano. Ba't ka nagagalit? Ba't umaaray ka? Diba? Pag sinabing sinasako, ba't nagagalit yung isang tao? Sabi siya? Nga ni Jam, good afternoon. Alam ni God, lahat yan, matakasan yung ang bata sa mundo. Pero sa Judgment Day, may pananagutan yun din yan. Sana ma-realize nila kagad. Sana ma-realize nila kagad yan. Dahil, para ngayon pa lang, humingi na kayo ng tawad.
kesa magsisigaw kayo pag nandun na kayo, wala na. Ano na yan? Kumbaga, judgment na yan eh. Kahit magtitili ka pa, nandun ka na. Wala na, hindi ka na pwedeng iahon dun sa hell. Maraming hindi nakakaintindi yung ano eh, dun sa advocacy ng mga hayop. Katulad kanina, kausap ko nga si Miss Mel. Sabi ko, ang kita ko talaga, napupunta lahat sa advocacy ko. Wala talaga akong extra. Kumbaga, isang kahig, isang tuka. Pagka kumita ka dito, dog food. Kumita ka dito, caretaker salary, etc., etc. Hindi nila maintindihan yun. Sabi nga din ni Miss Mel, eh kailangan naman mag-iwan ka para sa sarili mo if in case may mangyari sa'yo. Sabagay, 69 years old na ako, di ba? So, sinasabi nila na mag-iwan ka ng... Pero pagka nandyan yung ano, yung mga humihingi ng tulong, hindi ko na maisip na iwanan ko para sa sarili ko eh. Kasi alam ko God will provide for me if I start helping these poor, selfless ano, creatures great of God. Yun ang nasa puso ko eh. Ang daming hindi makaintindi talaga sa akin. Pero that's who I am. Pinanood ko nga yung Guardians of the Galaxies. Nakita ko yung lab animals na tinotorture para lang sa science. Yung inaano sila, pinag-aaralan sila, pinuputol yung paa, ginaganon, pinapalitan ng ganyan. Iyak ako ng iyak sa sinihan. Mag-isa ako. Iyak, yun, tapos sabi mong panoorin ko, hindi ko kaya. That's how ganun ang kinship ko sa mga helpless creatures. Hindi ko maintindihan. Pero that's how I am eh. Wala akong magagawa eh. So, well, God will provide. As long as Amen. We help these poor creatures. Creatures siya ni Lord. Hindi natin sila pwedeng pabayaan, i-torture, etc. Nakikita tayo ni God. Grabe. Mm-hmm. Eh sabi naman ng mga unbelievers, ay bakit walang ginagawa kung pinanonood na kay ni God? Di ba, ganun? Ba't hindi niya iligtas? O yan ang mga salita ng mga... Oo, pero may free will kasi ang mga tao. Binigyan niya tayo ng free will to do the right thing and to do the wrong thing. Ngayon, pagka wrong thing ang hindi niya tayo... Hindi kanya pakikialaman kasi binigyan ka ng free will eh. Pero at judgment day... Humanda kayo. Yun lang. Alam mo, ako naman, katulad kaninang umaga, merong nag-post bago lang. Ito ho, nasa Gasaan, sa Lacson Street. Ewan ko kung nakita ninyo. Lacson Street. Ito, dito niya, sa Mechan, Duguan. Nakahiga pa ho siya hanggang ngayon dito. Sana po may tumulong. Alam mo, hindi ko na iniisip yung gastos. Di ba meron akong tatlong naka-confine pa? Alam mo, sabi ko kagad kay John, yung rider, kunin mo to. Kunin mo siya. Tapos sabi niya, sige po, tingnan natin kung ano. Sige, diretso nyo kagad sa animal house pag nakuha ninyo. Tapos sabi niya, mayami, eto na. Ma'am, kinuha na po ni Eclair Lagmay. Ay, good. At least meron ng sumalba, di ba? Hindi nadaan-daanan lang sa bangketa. Hindi ko ma-atim yun. Sabi kasi, eto ho, kasasagasa lang. O, ayun. Pero ang akin, hindi nga kami maintindihan ng iba eh. Actually, ako ho, I have so many friends, but I only have few friends who understand me and support me. Baka mas marami pa ho yung strangers na who support me sa aking advocacy. Marami biglang dadagsa, tutulong, but I don't know them, but they trust me. Masakit mang aminin, pero my close friends, they just watch. Pero bihira ho yung susupport. Diba sabi nga ganon, go with people who are supportive of your advocacy. Baka naman it's about time for me to to change my friends. Kasi why go with people who don't support you, diba? Why go with people who do not understand your advocacy? Why go with people na magkaiba kayo ng lingwahe? Why go with people na
parang hanggang ngayon takantaka, ano ba ito? Parating aso, parating pusa. Eh, hindi ho tayo magkakaintindihan. Iba ho talaga tayo ng train of thought, ng ating advokasya. Sabi ko nga, 38 years ako sa news. Nakikimamayagpag ako dyan, nakikipag-unahan ako sa pagkuha ng balita. Department of Justice, Malacanang. I've talked to mga secretary ng different agencies and I've covered the president. Pero ngayon ang sa akin, dito ako sa mga walang boses. Dito ako sa mga walang ilaban. Itali mo lang yung asong ganun. Lagyan mo lang ng busal. Wala na, hindi nakikilos yun. Wala na. Iklian mo lang yung tali niya. Huwag mo siyang pakainin. Lagay mo. Hindi na siya kikilos. Wala na siyang magagawa. Kaya andito ho tayo. Tayo na lang yung boses nila. Tayo yung lakas nila. Pag nasagasaan nga sa kalsada, itulak lang sa bangketa yon, tinitingnan lang na ganun, di ba? Sisinghap-singhap yung aso, ganun. Walang tumutulong sa kanya. Pwera na lang kung may dumaan na magsabing, tulungan nyo, please tulungan nyo, please tulungan. Humihingi pa rin ng tulong sa isang rescuer. Pero yung taong yon, wala pa rin lakas ng loob na dalin siya sa vet. Kasi aso lang siya o pusa lang siya. Yun ang hindi ko Sabi nga ng mga kaibigan ko, yan, meron ka ng Union of Solo Parents. Sabi ko, advocacy ko kasi ito. Yung I help those who cannot help themselves. Tapos, sinabihan na naman ako, ayan na naman sa animal welfare ka. Tulong ka ng tulong. Sino tumutulong sa'yo? Ang sagot ko, ang Panginoon. Ang Panginoon ang tumutulong sa akin, ang sumusuporta. Yun lang. Alam mo, dito, tuwing umi-ere tayo dito, alam nyo ha, we have to be honest, baka hanggang end of the month na lang kami because we cannot pay anymore. We have to be honest. Siguro sabing ganun ng scammer. Maganda na lang pala kayo. Sabi ni Pat Gamer TV, tanong lang po, normal po ba sa aso ang sobra ang laki? Kasi base doon sa viral na aso na binaril ng mga pulis, may point ba na kahit may turok na ng rabies, ang aso may positive pa rin ba na mahawaan ka ng kagat niya? Hindi ko maintindihan. Oo, hindi ko rin naintindihan. What? Iba, laki, tas may kagat. Ano yun? Kasi daw malaki yung aso, so feeling nila, kahit na may turok na ng rabies, baka positive pa rin. Hindi po. Tiyo, pag tinurukan na yun, dila ng rabies yun. Imposible. Oo. Sabi posible ni Elizabeth Veron, the worst creature our earth has is humans. Humans, tayo. Humans. Tayo naman ang mga salbahe. Wala namang magawa ang mga aso eh. Pag tinali mo sila. Di ba yung kinukwento ko kanina? Tayo. Tayo na mas mataas intellectually, tayo na binigyan ng intellect and the will, tayo yung number one sa mga creations ni God. Tayo yung mataas sa kalidad, pero tayo yung salbahe. Pero, kung tutuusin mo, mas marami tayong natututunan sa mga aso't pusa, di ba? Pag tayo yung nag-alaga, ang dami natin natututunan sa kanila. Loyalty is one. Wala tayo niyan. Aminin natin, tayo mga humans. Nagfa-falter tayo dyan. Number two, hindi tayo marites. Mga chismoso, chismosa. Kaya nga, ang dami nagtitiktok yung mayaman eh. Kasi ang hilig ng tao. Chumismis, diba? Pero ang aso, sabi nga, if you have a very big secret, talk to your dog. Tapos nakatingin lang siyang ganon. And she wouldn't say anything. Siyempre, joke lang yon. Pero very loyal kasi sila. Sinaktan mo na't lahat. Maya-maya, andyan pa rin sa'yo. Tawagin mo, nakaakap pa rin sa'yo. Pero kanina, pinagalitan mo siya, di ba? Pero sa tao, hindi siya ganon. Ang tao, matanimin. Pag pinagalitan mo, pag sinaktan mo, oo, susunod sa'yo, pero meron na yan sa puso niya. Humanda ka ba? Gantihan ka niyan, di ba? Pero aso, hindi marunong mag-revenge. Yun. Patience. Aso, pasensya, di ba? Saka yung magtataka ka, yung mga aso, in-explain ng vet ito,
Di ba sasabihin ganun ng iba? Sana hindi nyo na pinavet. Nung pinavet, namatay. Alam mo, explanation ng vet? Habang nandiyan siya at stray siya, sugatan, o kaya grabe ang sakit sa balat, hindi na kumakain sa oras, hindi na umiinom ng tubig, not unless may magmagandang loob magbigay ng tubig, ang tatag pala niyan, mas lalo nilang tinatatagan yung body nila. Tapos once na pinasok mo sa vet, parang binababa nila yung defenses nila. Andiyan na kasi. Para nakahinga na sila. Tapos gagamutin na sila. Ayan na. Bumibigay na yung katawan. Parang eto na, hindi ko na kaya. Ito na yung huli. Ganon. Eh, lalo na kung late mo na siyang nakuha. Late mo na siyang niligtas. Konting-konti na lang yung hininga niya. Mag-goodbye na siya. Yun. Yun ang inano ng vet eh. Kasi sabi ko, Dok, sabi, sana daw po, hindi na lang namin ni-rescue. Kasi tumatakbo pa daw yan sa kalsada. Nung ipinasok sa loob ng ospital ng hina, hindi, inano na niya, binaba na niya yung defenses niya. Andito na siya eh. Nasa safer ground na siya. Ayan na. Kaya humina na, unti-unti bumigay na yung katawan niya. That's the explanation. Pero antibay, di ba? Pag nasa kalsada, takbo ng takbo, antibay niya pa, no? Ay, mahanap ng pagkain. Yung iba naman, nakatanghod na ho sa inyo yung aso, bigyan nyo na naman kahit isang tinapay. Nakatanghod ng ganun. Sisipain mo pa. Damo talaga nito mga taong to. Anyway, 138, pahapyaw lang para dun sa mga donors na nag-aantay. Kamusta na ho yung tinutulungan nila? Si Tanza, si Willow, at si Flora. Kasi kaanuhan ko yun, sabihan ko yung updates dahil sila ho ay nagbibigay ng tulong. Hanggang ngayon ho, itong tatlo ay naka-confine. By the way, kahapon, ang big story ko ay distemper-free na si Kala. Thank you very much sa mga tumulong kay Kala. Thank you kay Irish. Oy, kawawa naman si Irish. Marami nakataas ang kilay nung nakita nila kung sino yung nag-foster kay Kala. Hindi ko alam ang away nyo, pero ako, personally, I want to thank Irish kasi tinatanggihan na sana niya kasi dami na yung dogs. Pero saan ko dadalin yung aso? Distemper positive siya. So, alam nga naman, ibalik ko sa binangonan, eto na yung aso. May nagsabi, ilapit po natin dito. Matagal na pakiusapan, tinanggap po niya. Siya ho ang nagpapakain, siya ang nag-alaga, nagbibigay ng gamot. So I have to thank Irish. Doon sa mga, kung may away kayo, I don't know, nagbabalitaktakan kayo, I don't know, patunayan nyo ho, yung nagpaparatang na si Irish is nagumagamit din daw ng, ano, niloloko daw yung mga donor, I don't know. Ewan ko, paano naman ho siya nanloko sa akin, inalagaan ho niya si Kala. So si Kala, naging distemper negative na, so ngayon, thanks to Edwina, tinanggap niya si Kala. Nandun na ho ngayon si Kala sa Anthony Menzies Haven for Stray sa Tanay. So, let's show na itong ano, mabilis lang to. Si Tanza is now confined sa animal house. At narito yung bagong-bago, sinend sa akin ni si Dr. Quintos ng animal house. Siya ang nakatutok sa ospital eh. So ito ang sabi niya, good morning, all rescues po are alert and responsive with good appetite. Si Willow, ito si Willow, yung ito yung latest faith na sinend ko sa iyo, pinakahuli. Yung naka green e-collar. Si Willow, nagfo-fall off na yung crusty part ng skin. Kasi si Willow ay may sarcoptic mange at terrible ang kanyang balat. Terrible talaga. Pero ngayon, tinawagan din ako ni Doc Eman before we aired the show. Nagsabi siya sa akin na bibigyan ng medicated bath si Willow. Si Willow ho yung naka-green e-collar. Kaya nilalagay ng e-collar para ho hindi nila kagat-kagatin yung kanilang balat. Okay? At yan. Si Willow nag-fall off na yung crusty part ng skin. All of them are responsive at maganang kumain. Yung isa, si ano to, yung katabi ni Willow, yan, si Tanza. Tanza is the aggressive dog dahil siya ay abused dog.
Di natin alam kung anong mga hirap at sakit na dinanas itong asong to. Buti nga ngayon kumakalma na siya inside Animal House kasi sabi nung mga doktor doon, nung paglumalapit daw, kaya nilagyan ng e-collar, hindi nila mabigyan ng gamot. Nangangagat, saka papalapit pa lang daw sila, gumaganyan na, nakataas na yung defenses ng dog. So, masyado po siyang takot. Tapos, pag naririnig daw niya yung ingay sa loob ng ospital, mga nagkakahulan, o kung ano movement sa loob ng ospital, natatakot daw si Tanza. So, sabi niya, very scared itong dog, at talagang lahat kinatakutan. Pero ngayon mukhang humuhupa na, pero parati siyang naka-curl. Ibig sabihin na hindi pa rin siya kampante sa paligid niya. And then we have Flora. Si Flora, yung may sugat sa puwet, may TVT siya eh. Transmissible, venereal tumor. At nakakahawa ho ito eh. Kaya itong si Willow, saka si Flora, nakaseparate ho sila. Kaya nung dinalaw si Willow, nagulat ba't ho nakaseparate. Eh, contagious ho yung dalawang, yung sakit na ito. Ayan, hindi yan yung isa. Hindi yan. Yung isa, ito yung nasa nakahiga na merong pula sa puwet. Yan, si Flora yan. Mag-i-start ang chemotherapy ni Flora pag malakas na yung katawan niya. So, ngayon, pinalalakas pa yung katawan ni Flora. Kinukondisyon siya bago mag-start ang chemotherapy. So, that's the update sa aking three dogs. Three white dogs. Four white dogs sa first white dog, nakaakyat na ho sa Anthony and Steve. Itong tatlo are still confined. Mm-hmm. So I'm still asking for your help para magtuloy-tuloy. Kasi po yung hiningi ko ho yung running bill ni Tanza is already 9,000 plus. Nung 2 days ago pa yun. Sabi ko, paano yung binigay kong 4,000? Yun po eh para sa mga blood test lang. Kala ko nakabawas na hindi daw doon sa mga series of tests na ginawa kay Tanza. So, marapatin niyo po. Ilalabas ko po itong aking paghingi sa inyo. Ayan po yung hinihingi kong tulong. Para sa tatlong aso, pinapakita ko naman sa inyo kung saan napupunta yung resibo. Sakay ko anong ginawa sa kanila each. Okay? So, ayan o. Makikita ba yan? Sa Globe 0917, yan GCash ha, hindi na ako mahihiya. Sabi, what's the bravest thing that you have done? The bravest thing that I have done is to ask for help. I'm asking for help. That's all. Humility po kailangan. So, hindi ko kaya yung tatlo. So, humihingi po ako sa inyo ng tulong. 0917-751-5630. Sa Smart naman, 0949-851-0798. BDO account, ayan o, hindi lakihan nyo, hindi ko memorize. Okay, may Maya din ako, 0928. Nakalimutan ko. Andyan din ho. Barati ko naman ho nilalagay sa aking mga posts. Okay, so that's the update. Okay, meron ba tayong bago na nag-comment? O still, nga pala ito ha. Hindi pa ho ang tapos ang laban namin kay sa mga scammers na pinangungunahan ni Kian Andrade. Na may nagsabi pa, ipatutulfo daw niya ako. Sabi, ipatutulfo daw ako. Sabi din ng kaibigan, patulfo mo si Aiza. Habing ganon. Sabi niya, wag na. Sabi ko, sige, patawag niyo ako kay Rafi Tulfo. At nang, basta kayo, ihanda niyo yung defenses niyo, ha? Ako, I need not bring any paper with me. Ang ikukwento ko lang kung ano yung nangyari sa kay Julio. Yon. Ngayon, yung mga patunay ni Lisa Rose Meyer, that's a different thing. Meron siyang dokumentos na pinapakita ngayon sa Facebook and we support her. Kasi kawawa naman siya, she's an old lady. Nabudol siya for 2 years. Nagbigay siya ng mga pera na all along kala niya napupunta sa aso. Yung pala sa bulsa ni Kiana napupunta. Oh, huwag ka magagalit. Yun ang totoo eh. Lumalabas eh. Na tinanggap mo. May 14,000 ngang tinanggap ka eh. Diba? Tapos sinahanap ngayon ni Lisa Rose Meyer yung aso. Hindi mo masagot kung asan yung dog. Diba? Anyway, marami tayong ilalahad pa dahil nagbabalik yung isa nating rescuer. Dami niyang video sa pinadala. Ang
ang daming videos na pinadala. Tawagin na natin sila ni Jean Gray. Yehey, maraming babatikos dito. Asawa ni Mr. Gray. Dito ho, i-explain ko ha. Wala kaming kinikiligan. Lahat, this is an open arena. Bahala kayong magsuntukan niya. Nagharapan nga rito si Lito sa kasi si Jojo Lastimado eh. Nakaintindihan naman sila. Dito naman, gusto niyong magkwento, you're free to come here. Si Kiana, if you want to come here, magkwento ka din. Bahala ang maghuhusga ang publiko. Sila ang maghuhusga sa inyo. Depende sa inyong kwento. Kamusta ka natin? Thank you. Ito yung galing pa rin. Batangas. Natutuwa naman ako sa'yo kasi galing pa ng Batangas pero nakakadalawang balik na siya. You have met Edwina. Ay, hello po, madam. Okay. Good afternoon po sa lahat. Madam, patingin ko yung madir-madirang po sa Yusuke, Japan. Yusuke Shelter sa Pangasinan. Ang aking pangalawang madir, si Merlita Lapigera ng Basista Pangasinan. Sabihin mo na lahat. Sabihin ko na lahat. Batingin ko na lahat. Batingin ko na rin ang aking mga anak. Paolo Martinez, tsaka si Miyuki Pauline. May nagpapabati rin, madam, ha? Dalawa na. Miyuki Pauline. Anong Japanese? Dami friends. Hindi, wala kang mandugong Japanese. Wala po. Ba't pinangalan mo Miyuki? Ano? Hindi ano? Po ako nagpangalan doon. Ah, okay. Ayun po. Sige. Man yun, siya na yun. O, sabi ni Jam M, kasama niyo po kami sa pagpuksa sa mga scammers. Sabi ni Suzy Betty dito na kotol. Ah, okay. Ayan, sige, go. Kailangan din natin magsama-sama eh, mga ano. Kasi kailangan puksain ng mga masasamang gawa. Madami, babatiin pa ako. Dalawa sige, go. Pa. Si Redentor Villa, tsaka si Shatina Red Villa. Yan po. Okay. So, ang tanong, kala ko, ang ganda ng teaser na binigay ko eh. Sabi ko, dalawang Batikan sa rescuing. Eh, hindi na naman nakarating si Elizabeth. Super busy si Ma'am Beth. Ay, opo. Dapat solo yun. Anyway, magpapakita tayo ngayon ng mga video tungkol sa mga rescue. Ay, opo. O, hadda ka ba pag may bumatiko sa iyo ngayon? Sasagutin mo. Hindi, si Ma'am Beth ang bahala dyan. Hindi, kasi ngayon, sabi ganun, naniniwala ba kayo dyan? Wala. Ito ho, patas kami dito eh. Kayo ho ang magko-comment. Kami, we welcome everyone who wants to talk dito sa Aso't Pusa at iba pa. Kayo na ho bahala mag-comment, diba? Kayo, kung kayo nakakakilala, kung meron kayong alam, kayo maglabas ng ebidensya. Ngayon, kung tikom naman ang bibig nyo, di manahimik kayo. Diba? Kung magpapakita go. Naman yan, di ba? Ano? Magkwento ayan. Ka. Ito, madam, sa ano ko yan? Isa lugar ko yan. Ha? Ayan po ang aking mga rescue sa yun. Akin sa Santo Tomas, Batangas. 800 square meters? Opo, nangungupahan lang po ako dyan. Ngayon, umpisahan natin sa pinakahuling binigay ko sa'yo, yung mga videos niya. Yan, yan ang mga kwento niya sa pinakahuli, di ba? Yung sabi mo, Mena, nakakagat ka pa nga ng isang rescue mo. Umpisahan natin sa pinaka-latest o sa pinakahuling sinend ko na video sa'yo, ano, Faith, yun yung... Ayan po yung nakaraan. May kwento siya, ha? Yung mga last na mga sinend mo. Ayan, ako yan. Sige, kwento ano mo yan. Ano yung kwento na yan? Nireport sa akin yan. Kakatayin yung aso. Andiyan yung picture niya din eh. Saan yan? Anong lugar yan? Muntinlupa po yan. Oh. Galing pa ako niyan sa ano po, sa Manila. May nireskip po ako. Ano po yan? 2021 yata, 22. Okay. Ano po yan? Yung may nirescue ako, galing ako ng Manila, tapos nireport sa akin ni Ma'am Pop, tumakbo ka, lumipad ka ngayon ng Muntinlupa. At may nakataling aso doon, kakatayin nyo, naghahabulan na sila. Ayan, nandyan din po siya, yung aso na yung live lang. Maganda na so, buhay. So, papunta ka niyan. Opo, yan yung reporter, kausap ko siya. Siyempre, pwedeng, kailangan takpan natin dahil medyo sensitive yung kwentuhan niya. Oo. Ayan. Saka baka magalit siya. Ayan. Nakuha ko po yung aso. Ayan, si yung aso. Itoy. Mataba na ngayon yan. Ay, opo. Hindi ka. Oo, ang pait kaya niyan. Paano ka nakipaglaban dun sa kakatay? Ay, nako. Pagdating naman ho dun, nasa no ba yung mga ngatay? Aba, wala namang mailabas na ano, kung sinong mga ngatay ho eh. Wala yung umamin. Wala ho. Lahat naman ng lalaki andoon lang. Sabi ko, ito, ang report nito kakatay, nasa no ba yung mga ngatay? Oh. Wala naman nung tinuro. Natura, wala nga ayun, amin. Oho, yun nga ho eh. Kukunin ko to. Diyos ayun, ko. Ay, napakabait, tsaka napakapogi ho niya.
Okay, next. Next video. Ito. Meron kang isang kwento dyan. Nakagat ka pa kama. Nililigtas mo kinagat ka pa. Alam mo, kaya sila nangangagat. Hindi rin nila maintindihan ano nangyayari sa paligid. So, their defenses are up. So, pag dinakma mong bigla ka, kagating ganun. Kaya dapat hinay-hinay din. Diba? Ano yan? Gabi ba yan? Ito naman po, Katay, ulit. Sa slaughterhouse ba yan? Papuntang Buting ho yan. Saan yung Buting? Boundary ng Makati tsaka Pateros. Ayan. Report din po yan sa akin. Ay, kung may boss, pwede bang ano yung bosses? Lasing yung kausap ko. Ayun, halos ayaw pa ibigay sa akin yung aso. Sabi ko, ano, may, pinakita ko po yung ID ko. Oo. Ayun, doon na siya. Inano niya na sa akin yung na-rescue ko rin po yan. Talagang ayan papatayin po niya yung dog? Ano po kasi yung report, kasi yung aso, iniwan ng may-ari. So abandon na siya. Oo. Ayun, napag-initan naman itong mga barkada-barkada, ni-report po sa akin. Kaya kahit gabi, pinuntahan ko po yan. Mm-hmm. Makuha lang yung aso. Mm-hmm. Ayan, okay na po siya. Yung maayos naman na siya ngayon. Nasa iyo na rin. Uh-huh. Okay, next. May picture din next siya video. Na nasakin na siya. Ang daming video ni ano eh, lahat. Yan ang mga ano naman yan? Ayan, ayun yung nag-viral. Yan yung sanang pag-usapan natin last week po. Oo. Ay, nung nakaraan. Pinutulak niya yung aso palabas si ng pariton. Si Tambang. Ayan, napagod, ayan, nagutom yata. Ano, tapos, gusto pumasok. Yan, makikita siya sa taas, di ba? Nung una punta po namin, hindi namin mahanap itong may-ari. Lima po kami pumunta noon. Tapos si Ate Marie San Miguel, Manila po. Aha. Si Ate Marie, nagsolo, pumunta siya, talagang gigil siya sa matanda. Ayun, siya kasi po nakahanap. Kasi kumuha pa ng stick yung matanda. Palmoy niya yung aso para bumaba ng kariton. Napagod niya yung aso. Oh, umakyat siya. Ginagamit nila kasi yung aso. Medyo aggressive yan si Tambang, pero mapapabait na namin. Paano hindi magiging aggressive ang mga dogs? Katulad niyan, gusto naman niya ng shelter. Yung gusto siguro, iinitan niyan. Kumuha yung matanda ng pamalo. Alam mo ang aso, pakitaan mo ng pamalo. Talagang gaganon na hanggang sa magiging aggressive ang dog. At saka huwag din yung papaluin ng aso, magiging aggressive. Correct. Opo, kaya pagdating papaluin sa talaga. Saka huwag nyo nang hahabuli ng aso pag tumakbo na sa ilalim ng kama o ilalim ng silya. Huwag mo na siyang habulin, kakagating ka na nun. Parang winawarning ang kana niya, di ba? Once na siya ay nagkubli na, iwanan mo na muna siya. Huwag nyo siyang habulin. Talagang kakagating kayo nun. So, paano, anong ginawa mo dyan? Ayun po, nung pangalawang punta, nagsolo si Ate Marie San Miguel, rescuer din po, kasama namin yon. Kasi nung unang punta namin, di namin nakita si tatay. Nakuha niyo yung aso? Opo, nakuha na po. Ilang aso pa nasa kariton niya? Isa lang po, aso niya. Nasa ginagawa na po. Niyang bantay. Bantay ng kariton niya. Kasi may mga kalakal siya. Kasama po ni Ate Marie si Andy Valeriano. Hindi niyo binayaran? Kasi yung iba, sabihin, bayaran mo yung aso. Ay, hindi po. Pumunta na po, dinaan po nila sa PNP. Sa police. Opo. Uy, saludo ko sa inyo. Kaso yung mga ganyan, kukuha ulit. Kukuha ulit sila. Kukuha ulit sila. Ay, kinausap po siya. Kawawa naman, oh. Anyway, at least okay na yung dog. Next video. May isa ka dyan na, yan. Ano ba yan? Sa City Pound po yan. Sa City Pound. Okay naman po yan, mabait po yung kagawad yan, kaya madali ko naman pong nakuha yung mga aso. Ayan, nakuha. Apo, nasa ano na po sila, sa Yusuki Shelter, sa Pangasinan. Oh, by the way, merong inilabas na release, press release ang Quezon City Government, mga taga Quezon City. Nakipag-partner sila sa Animal Kingdom Foundation. Oh, diba? Gandang tingnan, diba? Kasama rin po ako noon, nagkaroon din po kami ng meeting, Quezon City Vets. Maganda naman po yung mga napag-usapan. Kasi sana, pag may mga, may mga abandon ng mga aso, yung mga napabayaan. Oh, ito ang comment ko. Hahanapin yung may-ari. Ito. Diba? Sige, maganda yan. Ito ang comment ko. Nabasa nga ng Animal Kingdom Foundation. Ang sabi ko, good! Isang partner nila, Animal Kingdom Foundation. But it's about time, habi ko, Animal Kingdom Foundation, kung sino pong namumuno dyan, pumunta ho kayo sa Payatas Pound. Yung sa dulon-dulo na parang malayo sa Kabihasnan, tingnan ho ninyo ang kondisyon ng mga aso doon, impounded. Yung mga walang tubig, mga nangangalirang sa payat, walang food. And they are just waiting for their death. Silipin ho ninyo, yan ho ang nasa Quezon City, yung Payatas Pound. Pero ang pinapakita nila ngayon, yung kanilang bagong tayo daw na
na building na para sa mga irerehab na aso. Pero hindi. Meron pang Payatas Pound, Mayor Belmonte. Sana bisitahin mo yung Payatas Pound. Bakit ho ganun yung aso doon? Hindi ho ako gumagawa ng istorya. I've been there. Yun ho, yun lang ang akin. Okay, let's go to the next video. Actually po yung Payatas Pound, kukuha po kami dyan ng 30 dogs. Kailan? Ngayong, ang ano po kasi sa amin ni Doc Rolly, i-check pa yung condition mga aso. May makukuha po kami dyan by Tuesday or Wednesday, pwede na po nilang i-release. Okay. I-release. Pero tignan mo itsura. Kunan mo nga. Ay, opo, nag-update po kami. Kunan mo yung itsura ng mga kasama aso. Kasama ko po dyan si Kasi ang tanong Claire dyan, Nagmay. Bakit sa Payatas Pound, ganyan ang itsura ng mga aso nyo? May pondo yan para sa pagkain. Bakit di nyo pinapakain? Di ba? Bakit? Meron po, may nagdadala po ng pagkain. Bakit may yung nagdadala? May pondo, gobyerno. Yun ang tanong ko. Ako, sa totoo lang yung sinasabi ko, may pondo yan. Bakit ibang tao nagpapakain? Sana punta yung pondo. Oh. Tapos yung sasabihin na ano, mahal daw yung bala, di ba? Una sabi, na pagkasunduan, pag nasa death row yung aso, babarilin sa ulo. Ngayon daw, mahal kasi yung bala. So, paano nyo pinapatay yung mga nasa death row? Ano alam mo? Usually po, kasi pinapatulog po through injection po, di ba? Okay. Pero mahal, pag, ngayon pag-aggressive, pinapausukan. Kaso, ano yung marami talaga, tinitipit eh, yung mga... Kaya nga, mga mahal, puro kayong mahal, yun, puro kayong mahal. Paano? Paano nyo binibenta na lang yung aso? Ngayon nga, ang usap-usapan, merong kontak sa loob daw, ha? At dinadala sa mga ngatay. Binibenta yung mga dogs. Kaya nga silipin yung Payatas Pound na yan, but ang layo sa kabihasnan. Anything can happen. O Animal Kingdom Foundation, nakipag-partner sa inyong Quezon City Government, look into that. Look into that. Kasi yan lang mga isinisigaw ng mga rescuers. Lahat na nakapunta na ng Payatas. Yan ang nakita nila eh. Saka hindi ka basta-basta pwedeng pumunta doon unannounced. Kung wala ho kayong tinatago, pwede yan sana open to everyone. Bakit kailangan i-anunsyo pag dadalaw ka sa isang dog pound? Bakit? Ba't titiyakin na dadating ka? Nung alam na dadating kami, alam mo yung hinugasan yung loob? Hinugasan? Oh! Hinugasan nyo ba kung wala ang dadating? Baka nangangamoy na yun sa uut ihi. Next video, meron ka pa? O ano pa? Yan. Ayan po yung nakaraan eh. Yan po yung nasagasaan. O, di ba tumatakbo na siya? Yung ay, ano nasagasaan. Po, yung sa Pier Harbor. Ayan. Kalaro niya yung ano, naubos pitbull. Ba yung video mo? Ayan, marami pa akong sinin kanina. Ayan, tas ayan. Ayan na si Ito, yung kakatayan. O, tingnan mo naman ang pogi-pogi. Ay, diba? Siya yun. Oo, yan po yun. May tinatanong si JM, yun daw, naligtas daw ba yung aso? Oo, naligtas yung puti, nasa kariton. Nakuha. Ay, opo, kasi nag-viral yung video niya. Kaya marami po talaga nagtatanong dyan kay Tambang eh. Marami po nagtatanong, kaya sinama ko siya dyan si sa JM, ikukwento natin. Mm-hmm. Dami na nga ngamusta po dyan. Gusto malaman, ano daw ang ano. Ayun po, medyo aggressive nga lang. Ayan. Ganon. Opo, pero kaya naman po mapabait. Ito yan nga po yung nasagasaan na tumatakbo na. Yung video kanina tumatakbo. Nakikamil. Eh, yung kinagat ka, nakita ba dyan yung kinagat? Wala pa po. Ah, sinend mo sa akin yung video. Ayan, opo. Yung ano yun, yung sa tagal na nagre-rescue ako, nangyari sa akin yung nakagat ako ng aso. Ikaw ba napapa-injection? Opo, meron po. Kaya lang that time, ano, expired na yung anti-rabies ko. Kaya, buti na lang malapit po siya sa ano, San Lazaro. Kasi sa tondo po yun. Jean, may nagtatanong, dati daw kasi meron kang shelter tapos nasaran. Tapos nagbukas ka ulit. Totoo ba yun? Ako po. Kasi yung ayan ang aking kamay. Ano ay, po, ano? Opo. Yung dating malalim, shelter. Malalim. Opo. Nag-open ulit ako kasi medyo nagka-problema kami nung kasama ko yun. Pero okay na po ngayon. At least, may nakuha naman po ako. Ano lang po yung mini shelter lang po din. Saan? Hindi ko naman, sa Victoria, Laguna naman po yun. Hanggang mini shelter lang ako. Yun ang sinasabi ko. Kung may mga doubts po kayo, meron kayong question, diretsa, nandito. Ay, opo. Para masagot, di ba? Kesa mga anganak yung kwento. Correct. Tapos para at least ako mismo sasagot, di ba? Siya mismo sasagot. Ayan yung nakagat ako. O, yan. Sa kamay, tapos ito, sa
merong ka pang sinend dito. So ito, may tatlo akong videos na inihahabol para mapanood nila at ma-explain mo kung ano ito. Sayang naman nila. Ayan, madam. Naku, yan. May nag-report sa akin niya, ay nasa barangay po yun, na ang kanyang aso ay pinatay daw ng kanyang kaligid. So, syempre, medyo gigil ako. Pero, nagpatulong po ako sa pumunta ako sa barangay tsaka sa police. Sinamahan naman nila ako. Mm-hmm. Tapos, kaya lang hindi ko pa nasa inyong ibang video na pumunta talaga ako doon sa lugar nung pumatay. Oh. Paano pinatay yung aso? Sinakal daw po. Hindi ko na yung picture niya. Tapos, nakausap ko naman po yung lalaki, pero sabi nung nag-report, mag-ingat ka kasi may baril yun. Kaya nga nagpa-escort po ako sa police. Ayun po, ang gusto makausap nung pero lalaki, nakakatuwa, babae. Pero nagre-responde ang police. Ay, opo. Kasi yung iba, ang kwento kasi nila, pag daw lumapit sa police, dinidedma sila ng police. Ay, opo. Eto, pinansin ako. Pinansin po ako niya. Okay naman po yung police eh. Pero yun, nakausap ko nga po yung lalaki. Sabi niya po, hindi lang daw sila nagkaintindihan. Kalibin niya pala yun, yung babae po. Namatay pala raw yung aso, may sakit. So, hindi niya raw yun... Hindi niya pinatay. Hindi niya raw po pinatay. Tsaka nakita ko po yung ibang alaga nila, malapit sa kanya. Ang tatabaho, malilinis. Mm-hmm. Kukunin ko nga po sana, kaya may dalang cage. Kukunin ko. Oh, hindi mo nakuha. Hindi ko noong nakuha. Pero, kinakamusta ko. Okay po yung okay, aso. Okay, po. Pinupuntahan ko. Okay. Pag nasa Makati po ako. Next, may video. Bali, tatlo yung pinadala ko. So, may isa na. One down, may dalawa pa. Yung isang video, sayang kasi, alam niyo, galing pag Batangas ng sila, nibilib ako eh. Oh, hindi ko pa nga kinumpleto, kwento ko dyan ha, marami pa. 2:03 ang oras natin. Level na. Kasi grabe kung puputak-putak itong si Kiana, talagang yayariin. Ang kanyang paglaban sa'yo, yung yurakan ka, para yung masira ang loob mo, hindi ka na lumaban. Ganun ang style ng mga ni Kiana sa kay mga kampun niya. Galit pa pag tinawag mong kampun. Eh, ano tawag sa inyo? Katropa. Kampun, ayan. Katropa, kaano. Ayan po, madam. Oh, ayan. Katayan ano din. Sa Taguig. Ha? Ayan, ang bait niyan. Brindle yan. Gandang aso. Pinuntahan ko rin po yan, ha. Ayun nga, yung unang picture niya, nasa ano siya? Nasa sulok. Tinali na sa gilid. Ayun, kakatay na rin. Mm-hmm. Pinuntahan ko. Oh, wala pa rin lumabas na mga ngatay. Wala pa rin silang naituro sa akin. Oho. Ang bait ng aso, ayan. Eh, kanino yung ano? Kanino, sino naglabas nitong ano? Ah, yung asong malaki, sugat sa puwet. Sa Giginto, vet. O ito, Kiana, panoodin mo sa kay mga kampun mo. Ha? Ano ang maisasagot nyo rito? Wala na tayong taguan. Ayan, o. Anong year yan? 2021. May pecha po doon eh. Yung papel na nakapaskit po doon sa ano. Bali, ano po yan eh. Yan ba yung sinabi mo na pinabayaan niya umabot na ng 40 milang ano? Opo, yan. Hindi namin intention. Hindi namin siyang sinasadyang makita. Oh. Kasi may hinahanap po kaming aso. Pumunta kami dyan sa vet na yan. Yung clinic na yan sa Bulacan, nakarating kami dyan. May hinahanap kami, ibang aso, hindi yan. Tapos inilapit po sa amin nung city vet. Sabi nga po eh, baka pwedeng i-rescue nyo to kasi ang tagal na rito. Inaabot na 40 ng mil na 3 weeks na. Tapos chinek namin yung pangalan ko sino rescuer. Ayun nga po, palagay, pangalan Kiana, niya. Nandun, katabi, pakita mo. Pinakiusap sa amin ng yung vet. Pangalan, Kiana Andrade. May phone number pa nga eh. O, makikita ninyo. Hindi o, paano mo itatanggi to, Kiana, in your cohorts? Kasi ang daming taga-sangga ni Kiana. Pag binanata mo si Kiana, ang daming lumilitaw. Ewan ko kung siya rin yun. Murahin ka. Yan, o, pangalan ng linaw eh. Diba? Kasama ko niya si Ma'am Elizabeth Perron. Sa Giginto ito eh. Nangyari, hindi natin bagitin ko ano yung pangalan ng clinic. Pero yung rescuer, ang linaw oh. Kiana Andrade. Yan. O, iniwan yung aso. For sure, hininga na niya ng donasyon yung donors. Kasi grabe yung sugat nung TVT yan eh, di ba? Umabot na ng 40 mil yung vet bill. Hindi na binalikan ni Kiana.
in-offer na lang, sige, kalahati na ng presyo. Opo, yun. Mabait naman po yung... Naghang tayo. Naghang tayo. Naman. Ah, tuloy lang. Okay. So... Na kay ano na po yung 20 mil na kanino? Na kay ano, sis Catherine Takimura po. Napagamot ba? Ay, opo. Ah, wala na yung sugat sa puwet? Ay, wala na po. Oh, yung video so, ano, na kay Ma'am Elizabeth Veron. Can kasi we get si, a screenshot next time? Ay, opo. Na, kay Ma'am Elizabeth Veron po. Kasi sila po yung nag-asikasa po niyan. Eh, Diyos ko, halos labas siya po talaga, yung... talaga yung kasakasama po. Loob-loob ng dog eh. Oh. Ay, opo. Oh, paano yan? Ay, ang saya na niyan. Ano po, naka-confine po siya sa vet. Ayan nga, naka-confine po dyan sa vet niya. Ba't umabot ng 40? Tapos, ano nga po eh, sabi daw po babalik. Tapos, pinicture ni Kiana po. Oh. Kasama siya, picture-picture po sila dyan. Oh. Naghihintay naman po yung vet na bumalik po siya. Eh, hindi na raw po makontakt. Kaya sa amin po, pinarescue. Opo. Ay, grabe. Ay, nakay, o, yan. Paano mo pasisinungalingan yan? Alam mo, kami, shelter. Hindi lang, kasi sabi niya, naninira daw. O, kayo, mga matatandang Marites. Yun ang tawag sa atin. Laho kami panahon sa Marites, ang pinaglalaban mo namin, mga asong kawawa, mga namatay sa poder mo, Kiana, wala akong pakialam sa'yo, sa itsura mo, wala. Hindi ko pakialam yan, kay maganda ka, kay pangit ka, kay ano ka, hindi ko pakialam yan. Ang tanging pakialam ko, ito mga asong nire-rescue mo, na hindi mo naman pala pinagagamot. Isa yan patunay, oh. Look at the dog. Iba pa ang ibang tao pa ang gumasta para iligtas siyang dog na yan. May tanong ako, oh. Yan, yung picture na yan, hindi pa yan ginagamot. Hindi, pa natural. Okay. So, nung pangalawang rescue nyo, magaling na siya? Oh, Mike. Masaya na siya ngayon eh. Sayang, wala akong video. Na kay Ma'am Elizabeth Veron. Pero pwede mong ihabol. Ipapakita natin yung itsura niya today. Ay, oh, sige, sige. Next kay, na, ano, kay Ma'am Vet. Oo, kahit na sa Lunes, ipakita namin. Oo, na. Pero, bakit umabot ng 40,000 eh may sakit, may TBT pa rin siya. Correct. Bakit umabot ng 40,000? Kasi yan ang sasabi ni Kim. Hindi kaya ginamot ng vet yan dahil walang... Nga eh. Di ba? Kasi nung nakita ninyo, malala pa rin yung sakit. Ay, malala pa rin yung TBT niya. So, ibig sabihin, hindi siya ginamot ng vet. Dahil siguro inintay na magbayad siya. Pero ba't umabot ng 40? Oo nga eh. Ano nangyari doon? In between nung ano? Mm-hmm. Nung pagdala ni Kiana at saka yan. Tama. Tapos diba? Ang sabi daw eh, sige, 20 mil na lang. Oo nga eh. Diba? Dapat so, kasi kung inano nila yan, ginamot nila yan, medyo umikom. Ano oo, eh, ilabas na yung kaluluwa ng aso. Diyos ko, hindi mo iisipin na makakaligtas. Dapat ang vet, dinala doon yung aso, gamutin nyo naman kahit na walang pera pa. Correct, diba? Correct. Huwag ninyong pabayaan na nakaganyan. Oo nga, eh, hindi lang ano ko. Elizabeth Veron, ma'am. Veron pa, interview. Oo, magpapa-interview. Busy lang kasi nasunugan si Beth eh. So, next week ba? Kailan ba si Beth? Ano eh, parang phone patch lang eh. Kasi nga, nasunugan siya eh. O sige, kung phone patch, siguro we can have only 30 minutes of interview. Kasi hindi naman tatagal ang mga viewers natin na wala silang nakikitang tao. Diba? Kundi bosses lang. O sige, 15 lang. Kaya lang kung marami siyang kwento, sabi nyo eh. Sige, 15 minutes. Tapos we schedule somebody on Monday. Si Vet ang ano natin sa Monday. Vet. Vet, isang vet oil. Abangan ninyo sa Monday. Vet pala, isang veterinaryo ang aming guest. So, pag may mga tanong kayo, saka yung mga tanong na alamin natin, kung tama ba yung mga inaano natin sa Facebook, yung mga mamamatay na yung aso, home remedy pa rin tinatanong. Ang tanong ko po, paano matatawag na scammer ang isang scammer? Scammer, pag humingi ng lolo, di ba, pag yung scam somebody, may panlulokong kasama, o humingi siya ng pera, sasabihin niya, tulungan niyo ho ako kasi dadaling ko sa vet itong asong to. So, yung mga donors naman, kadarapa sila, nag-ambag-ambaga na para pambayad.
tinanggap naman, di ba? Meron nga ako pictures dito. Nasend ko ba sa iyo yun? Yung dollars sa mga sinend kay ano? Si Lisa Rosemeyer kasi, yung isa sa nabudol sa Amerika, nitong si Kiana, ano na to, yuyuraka ni Kiana to, ha? Ay, matanda ka na, ano-ano pang yuyurak. Lisa is now coming out and showing all her documents. May mga tinanggap si Kiana hanggang 14,000. Tapos merong hinahanap nga niya yung kabuuan ng 26,000. Ay ano, meron pa oh. Nakakatawa nga itsura dito ni ano Kiana, oh, kala mo malabirin ang amo ng mukha eh. Oh. Sinagot ni Jam yung tanong ko, kapag panay siya hingi po tapos hindi transparent, ayaw pakita mga receipt po. Ito, scammers sila po. Kala mo, po. Ha? Oh. Nakikita. Ayan nakikita. Ito mo, kala mo, yan. Mal na birhen na ng awa eh. Oh. Oh. Ayan, tapos, oh. Ang tanungin mo lang naman sa kanya, nasa na shelter mo? Bakit hindi niya masagot? Nasa na shelter mo? Please. Yan ang binalandra kong tanong, ang sagot sa akin. Bakit ko sasabihin sa'yo, may ambag ka ba? Ganun, ang layo. May ambag, ba't ako, anong ambag? Ano yun? Ba't nagkaroon ng ambag? May ambag ka ba? Ikaw, matanda ka, pakialamera ka, matanda ka na, nakikialam. Hindi ho ako nakikialam. Ang ina pinakikialam ko yung mga asong nangamatay sa puder mo. Saka yung mga pinasasako mong aso, dinideny niya yan. Mga bata ang nagsasabi. Anong dideny mo? Si Lisa Rosemeyer, siya mismo nagkukwento ng lahat na yan. Kaya pinadodokumento namin lahat. Nagpapadala si Lisa ng mga papel, yung mga kwartang tinanggap mo. Na in dollars pa kaya malalaki. Oh, paano mo sasagutin yun? Ano mo sagot niya kagad? Eh, mga pakialamera kayo, ang layo ng sagot mo. Sagutin mo. Di ba? Sagutin mo lang sa kaasa ng shelter mo. Bakit kami open pag may nagsabi, where's your shelter? Can we visit your shelter? Opo, ito po ang address. Bakit ikaw nagagalit ka pag tinatanong namin, pag may nagtatanong ko sa ng address mo, ba't nagkakanggalaiti ka? Di ba? Kaya nga eh. Hindi niya masabi kung nasa na shelter niya kasi wala sa shelter. Nothing to talk about. Hindi masama humingi ng donation. Ang Rural. Importante, ni-rescue mo yung aso, ganda, tapos dinala mo sa vet. Yun ang importante, pinagamot mo, hindi yung i-rescue mo, lalagay mo sa bahay. Eh, siya nga naghihintay pa raw ng sponsor, kakatawa. They are being called scammers, sabi ni Rose. Kasi they are fundraising money dedicated for food, medication, pero ang nangyayari sa kanila, binubulsa. Beware sa double donations. Maraming nilalapitan. Oo, yung share na kaya share. Nga, maraming nakakakilala sa scammers, pero walang matapang na lumalantad. O katulad niyan, si Lani, siya nagpadala ng video ngayon tungkol sa aso. Sige. Pakita mo na lang send dito. Send natin kay, paano ba isi-send kay ano? Kay dito Faye. Na, pwedeng pakita dito. Oh, ito na yung dog. Ito na yung dog. Yung nakalabas na yung kaluluwa nung, yung puwet na naka, butas na butas sa TVT. Here is the dog now. Pinagamot na lang ni, sino nagpagamot? Takimura. Why, may nagsasabi yung Takimura daw. Kayo magagalit, sabi lang sa amin. Kasi kami ang sinasabihan. Scammer din daw yung Takimura. Oh. Marami nagsasabi. Ano ba? Hindi nahagip. Oh. Kaya nga yung sinasabi ko, kami dito, ilulutang namin lahat. Labas nyo mga ebidensya ninyo. So, ayan na siya, si Whitey. Oh, ito yung si Whitey. Yung nagsasabi pong scammer si Catherine Takimura. Hindi po totoo yan, ha? Natulong nga si Sis Catherine kahit na. Tama ba? Ayan, diba? Nakita niyo na. Ayan, sinend po sa akin ni Ma'am Elizabeth Veron. Kasi Elizabeth. Nasa kanila po si Whitey. Ayan, malabo na. Sarado na ho ang puwet. Hindi na ho nakabuka. Nakita na yung kaluluwa. Ayan po, diba? Ilang taon na kay Sis Catherine Takimura. So, Kiana, tingnan mo yung iniwan mong aso. Buti na lang nabuhay. Kung sa'yo yan, patay na din siguro yan. Ay, mabuti nga, iniwan niya sa vet. Eh kung sa kalsada o sa grass o sa rice fields o sa creek, wala na.
Diba? Kaya nga ngayon, pag mayroong mga ganyan, yung nagtatap, mayroong asong pinanawagan, nanginginig na, tatakot na ako kasi baka walang kumuha na legitimate rescuer. Baka dagitin ng scammer. Mga tropa ni Kiana. O, may nanonood nga sa atin mga tropa niya eh. Tapos sinusumbong sa kanya. Kaya nga sabi, ipatutulfo daw ako. Sige, patawag nyo na lang ako. Pero wala akong daladalang papel. Ikaw magdala ka ng depensa mo. Ako, wala akong dadalihin. Bahala kayo. Sasagutin ko lang kung ano yung itatanong sa akin dun. Sige, imbitahan nyo ako dun sa ano. Wanted. Wanted sa radyo. Sige, sagutin. Basahin mo muna yung comment. Kasi tinatanong po kung may shelter daw po si Ma'am Catherine Takimura. Meron po, bukod po sa Tuy Batangas, partner sila doon ng kapatid niya, si Claire Lagmay. Meron po siya doon, tapos meron din siya sa Baras. May tinatayo rin po siya sa Laguna. Ayun po. Hindi po siya scammer. Saan ba nang galing yan? Saan ba galing po yan? Actually, marami na po siyang natutulungan kahit po ako mismo. Nung Japan? Opo. Okay. Nung nagka-problema ako sa mga aso ko, pinadala niya po ako ng pang-food. Okay. At saka yung friend ko na talagang payat na yung aso, yung alaga ng friend ko. Hindi pa nga alam po ng friend ko na magkakilala kami ni Sis Catherine Takimura. Inilapit, ipinapost niya sa akin, tapos may nag-message sa kanya. Sabi niya, pangalang hapon yun eh, sabi niya sa akin. Sabi ko, ano ba pangalan? Ayun nga, nabanggit ng kaibigan ko, Catherine Takimura. Ayun po, si Sis Catherine ang gumastos ng lahat ng pagpapavet po doon. Tsaka si Tambang, yung nag-viral po na video. Si Sis Catherine Takimura din po ang gumastos ng pagpapavet po dyan. Okay. Grabe po yan, malalim yung sugat niya sa leeg. Ngayon, ang saya niya na, kaya lang medyo aggressive pa. Pero naiintindihan naman namin, mapapabait naman po namin si Tambang. Yun po. Okay. Pwede din siguro natin i-phone patch. Sino? Si Catherine Takimura. Oo. Para... Okay, kailan kaya? O ngayon, pwede. 219 pa lang. We can give her kahit 10 minutes. Nasa Japan yun eh. Baka iba yung oras nila eh. Siguro sked na. Sked natin na lang. Oo. Okay, ayan. So niliwanag si Takimura. Hindi siya scammer. O yun lang ang maganda dito eh. Open. Sabi ko nga, this is an arena. This is a platform. We present to you. Kayo magsabi. Kayo ang mag-judge, 'di ba? Basta nilalantad natin sa publiko. Okay. Si Sis Catherine Takimura, para din po siya si Ma'am Melanie Ram ng SWS. Marami okay. Na po siyang natulungan. Okay. Ayun po. 'Yun lang masasabi ko, pero talagang hindi po siya scammer. Marami pong nakakakilala sa kanya. Hindi ko alam kung saan galing, kung bakit nagkaroon ng ganyang idea na nang i-scam daw. Marami pong tinulungan si Sis Catherine. Okay. At least, ha? Kung ngayon, kung hindi kayo satisfied naman sa mga sagot at meron kayong mga pinanghahawakang ebidensya, present it to us. Ganun lang naman yun, di ba? Sabi nga, kailangan. Sabi nga, lahat ng kaso, tatakbo yan basta may ebidensya. Ngayon, kung puro kang, kung wala ka namang maipakitang ebidensya, paano tatayo ang isang kaso? Pero katulad itong kay Lisa Rosemeyer, ang dami niyang dokumento, 'di ba? Saka yung affidavit yung kanyang subpoena na I don't know what really happened, ha. Ayan na yung subpoena, dinala na sa bahay. Tumakbo daw ang Kiana, anak ang humarap, wala po siya dito. Yun na yung start ng pagtatago niya. Pero mayroong subpoena, pwede namang anuhin yun eh, buhayin yung case na 'yan. Parang ano 'yan eh, kaso ng panggagahasa. Hindi mo pwedeng walang prescription period 'yan. Kaya minsan nasasabihin yung ni-rape at ngayon lang, ngayon ka lang nagsabi. Ngayon lang lumakas ang loob nung ni-rape eh. Pero ang krimen, hindi pwede sabihin, lipas na yan. Wala akong lumilipas na krimen. Hanggat nandyan pa yung kriminal, hahabulin yan. Walang katapusan yun. Sabi ni Elizabeth Veron, who says that Catherine o who says that Catherine is a scammer? Maglabasan po ng mga tunay na pagkatao. Ayan. O Elizabeth, ha, if a phone patch ka namin, ha. She's online. Online. Naka-online daw si Takimura. Sayang, 2:21 na may oras pa ba tayo? Hi, Ma'am Lani. May mga bumabati sa'yo. Tara na, educate tayo dito sa Nova. Tapos, si Susie Betty. Ayan. Okay. Always stand up for what you believe in.
even if it means standing alone. Mahirap po tumayong mag-isa, pero kung hawak niyo ang katotohanan, hindi kayo matatakot. At kahit kalad ka rin kayo sa korte, sabi nga eh, kung ang hawak mo katotohanan, bali-balintuwa rin man yung tinatanong, hindi magbabago yung sagot mo eh. Diba? Hindi magbabago yon. Ngayon, kung minememorya mo pa yung sasabihin mo, doon ka magdududa, doon sa nagbibigyan ng statement. At yung sa yung iniiba yung usapan, halimbawa, tanong namin kay Kiana, where is your shelter? Ang sagot niya, paki mo. Bakit ganun ang sagot mo? Paki mo, may ambag ka ba? O bakit di mo masagot? Diba? Tapos biglang babanatan, ikaw ang tanda mo na, mahilig ka pa sumausaw. Ang layo naman ang sinasagot. Ba't nagagalit ka? Tinatanong ka lang. Kung defensive kasi sila, shelter. Defensive. O, tapos babanat naman yung mga katropa niya. Ay nako, ibigay mo na nga lang sa kanila lahat yung mga rescues mo. Sinagot mo. Ay, naman, sinagot Edwina, ko yun, diba? Sinagot ko yun. Kasi may drama si Kiana. Mm. Kunin nyo na lang po yung 70 dogs ko kasi na napapagkamalan ako scammer. Sumagot ako. Sabi ko, ngayon din, bigay mo yung address mo at kukunin ko yung 70 dogs mo. Hinihintay ko yung reply mo. Wala. Wala, di ba? Hindi nag-reply. Kasi natakot, bibigay niya yung address niya eh. Oo, oo, oo. Kasi talagang kukunin ko yun. Bigay. Kasi pinamimigay na niya eh. Kasi napapagamalan daw siyang scammer. Kung totoo okay. Nga, may pinamimigay siya. Eh baka mga wala na yung asong yun. Oo. Dahil mga nangamatay na yun. Asa na mga aso mo? Mm-hmm. Ikaw ba, have you been to... Nakasaloon. Kami din sa lugar nila. Nakaharap mo na ba si Kiana? Hindi pa po, pero nakikita ko lang po yung mga dating picture niya nung nagre-rescue siya. Wala sa inyong nakakaharap sa kanya. Actually, naging ano ko pa nga yan, naging idol ko pa yan. Sabi ko, ang sipag naman tong rescuer na to. Kung saan may kailangan i-rescue na, doon kagad siya, ang wow. Bilis niya. Tapos yun nga, nalaman ko nga po nung mga bandang, basta nalaman ko na lang, mabilis talaga yan kasi meron siyang big timer na donor. Ayun lang, may nagsabi lang po sa akin. Kaya inuutos daw sa kanya, tapos padadala siya ng ganito, tapos dadali niya sa bahay nila. Idadaan ng vet, saglit, tapos picture-picture yun. Tapos ayun lang, may nagsabi lang sa akin. Wala na. Pero, gado na lang. Hindi ko na po alam. Ang alam ko, may kwento pa si Lisa, yung siya pa nagalit dun sa vet. Kasi sabi daw ng vet, oh, anong gagawin dun sa aso? Hindi na alam mo, hindi mo na tinubos. Pinagsisigawan pa daw. Siya pa ang galit dun sa vet. Yun ang kwento. Ang style niya kasi, siya yung magagalit para tumahimik ka. Yun ang style. So, ikaw, hindi mo pa nakita si Kiana ng harapan? Hindi pa po. Yung mga dating picture niya lang po nung magre-rescue siya. Puro picture. Bakit hindi humaharap ng, di walang, ano na, makiharap, no? Nung pumunta po kami sa kanila, nakalipat na raw po eh, sabi ng mga kapitbahay, yung tatlong naiwan daw pong aso, pinagala na lang daw po. Sagot, saan ay pinagala? Di, hanap kami ni Ma'am Beth. Hanap kami ni Ma'am Beth. Sagot, ano? Tatlong aso pinagala? Nasaan na? Ayun, si Ma'am Beth kasama ko noon eh. Eh, hindi rin. Sabi nung, pinapakawalan anong, din daw. Eh, sabi po nung kapitbahay, ay, ano, matagal na pong pinagala na ho yun. Hindi niya na po makikita ngayon kung nasaan na. Ayun ho yun, sabi lang po nung kapitbahay dun sa Plaridel. Niya yung aso. Kukunin niya yung aso. Kukunin niya yung donations. Pag nasa kanya na yung donations, papakawalan na niya yung aso. Naku. Tapos, pag napakawalan na, after ilang weeks, i-rescue ulit. Tapos hingi ulit ng donation. Hindi, wala naman akong alam na ganun ulit. Basta, ang kinwento lang sa akin, kaya gustong-gusto yung mga ano na, yung mga mahihina na. Tapos, nga naman, mamamatay na yon. Tapos, pag nag-update, humingi ng update ang donor, sasabihin niya, namatay ho yung aso. Wala namang preba, di ba? So, may nagkwento na pinapasako daw niya yung mga mensakit tinatapos sa rice field o kaya sa creek. Wala nga namang ebidensya. Pag very persistent ang donor para sa mga updates, binablock niya yung donor. Pag masyado nang makulit yung donor, binablock. Kaya nga meron doon nagsabi, merong isang makulit na sabi, may mapilit na donor, soli mo yung pera, give the money back, kasi wala kang update na maipakita. Binlock yung donor. Binlock niya. Kaya nga yun ang ano yan. Ganun po yung nangyari kay Ma'am Beth Veron, kasi donor po siya ni, Tekay, nahanap ko yung aso na pinag-uusapan namin ni Ma'am Beth. Donor, nagbigay po siya kay Kiana para ma-rescue tong, Tekay, nahanap ko yung aso eh, may picture sa akin eh. Sige, kwento. Ano,
nagpadala siya tapos hindi na siya kinakausap ni Kiana. Hello? Tapos pag-check niya, naka-block na po pala. Kaya nakarating kami doon po sa Batangas. Hinahanap ko yung picture ng aso. Yung ito, yung hinahanap ni Ma'am Beth. Ito, yung aso. O, di ba talagang nakakaawa siya? Ayan, talagang may sugat siya sa mukha. Kiana daw po yan. Marco yata pangalan ng aso na yan. Parang may tumor yung aso. Apo, hinahanap niya kay Kiana kaya kami nakarating din ng Bulacan dahil sa aso na yan. Ano, nakita kasi blinak na raw po, blinak na po siya. So hindi niyo na nakita yung aso? Hindi po namin nahanap yung aso pero sabi po nung, ayun, dumidilim, i-ano natin, madam. Ayan, kasi dumidilim siya. Ayan. Sabi ulit nung kapitbahay, meron nga daw ganyang aso. Ginagamot daw po ni Kiana. Ginagamot? Marunong po yata siyang maggamot ng mga ganyan. Ayan, VD ha. Yan eh. Hindi naman magagamot yan ng home remedy. Dapat siyan apo. Chemo. Dinala naman daw po sa vet. Mahilig sa antibiotic si Kiana. Katulad nung isa, meron sabi, bibigyan na lang daw niya ng antibiotic. Nagalit siya doon sa sumagot ako. Ang hilig magdoktor-doktora ni Kiana. Sagot sa akin, ba't ka nakikialam? Sabi ko, paano mo na lamang antibiotika kailangan ng aso? Ba't di mo dalhin sa vet? Ayan na, mano na siya, galit na, nakipag-away na. Kasi pag nakakuha ka ng pera from donors, ang susunod na gawin mo, dadalhin mo sa vet. Yes. Wag home remedy. Kasi hindi ka naman vet. Correct. Hindi ka naman vet. So, maawa naman kayo sa aso. Kaya nga nakakalungkot kasi yung mga donor, ay yung mga nanonood sa amin na gusto yung ginagawa namin. Kasi we're doing this as an advocacy para maprotekta lahat ng mga aso, lalo na sa, from scammers. Kaso, kailangan na namin magbayad dito ng monthly. Kasi hindi na pwede na libre. So, kung gusto ninyo yung ginagawa namin, sana may mga donors na magbigay sa Elizalde Broadcasting. Sabihin niyo para sa aso't pusa. Oo, donation para sa aso't pusa. Para so hindi kami mawala dito sa Elizalde Siyempre, Broadcasting. Siyempre, number one matutuwa, yung scammers. Yay! Wala namang bubuko sa amin. Paano? Eh, so, wala na tayo. Sabi nga ni Liza, di ba, I've been praying for a program na katulad ng sa inyo, ito na yata ang kasagutan. Oh, oh. Ito o supportahan mo na kami para maipagpatuloy natin itong yes. mga anong to. So, kung gusto niyo talaga yung ginagawa namin, sana may magbigay ng donation para sa monthly na program na aso't pusa at iba pa. We only have until the end of end May. Of the month. End of the month. Pagka wala kaming maibaya dito, malay mo, magprograma rito si Kiana. Dito na siya ngayon, platform na niya to para manguha siya ng donasyon. Yung kinikita ko, para sa shelter lang yun. Imagine 98,000 a month. Inaano ko yun, parang pinagtatrabahuhan ko yun para sa shelter ko. Wala na akong extra para ipambayad dito sa Elizalde Broadcasting. Pero kailangan na namin magbayad. Hanggang end of the month na lang kami. Pagka hindi kami nakabayad, mawawala na kami. Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na kaya talaga. Siyempre, uunahin ko yung shelter. Kasi hindi ko naman pwedeng hindi pakainin yung mga aso ko para ibayad dito sa Elizalde Broadcasting. So, uunahin ko siyempre yung mga aso, yung mga bayad sa caretakers. Yun ang una kong pinagtatrabahuhan, yung 98,000 a month na kailangan ko para mapakain at mabigay lahat ng mga kailangan ng mga shelter dogs and cats ko sa shelter. Siyempre, saan ang galing yung mga dogs na yon? Yung mga rescues ko, sa kanya ko dadalhin. So, katulad ngayon, may tatlo ko naka-confine. Pag gumaling yon, akyat na ulit sa Anthony, dagdag tatlong aso yon, yes. Para papakainin. Ganun so, lang yon. So, sinabi ko talaga na wala naman ako ibibigay dito. Kaya humihingi kami ng tulong sa mga tao na gusto yung ginagawa namin dito sa Elizalde Broadcasting, sa aming programa. Yun lang ang masasabi ko. Okay. So we have to wind up. Maraming salamat po. We only have how many episodes na lang? Three episodes to go. Kung gusto niyo po kami to stay here, sana magtulong-tulong tayo at... Para we can Huwag niyong kalimutan mag-like at
mag-share. Kailangan natin ang sponsor. Matatapos so, na yung one season naman. We'd like to thank you, Lani. Thank you din po. Nakadalawang balik ako rito, oh, ha? Ba't ibay? Si Lani Jean Grey. Kahit ilang balik, Lani. Ay, kahit ilang balik. Ay, okay lang. Madam, dyan na po ako po. Oh, sige. Ako na dito. Always stand up for what you believe in, even if it means standing alone. Maraming salamat po. We'd like to say goodbye. Aw, aw, meow, meow. Nandito kami. Tutulong kami. Hanggang end of the month. Sana merong dumating na gracia from God. For us. Na, monthly. Oh, monthly. Hindi isang beses lang. Kung we have gusto to pay nyo, we can discuss monthly. It with you kung paano. Not here on air. But you can talk to Edwina or me how we go about it. Marami pong salamat. So, on behalf of all the donors and friends of Asot Pusa at iba pa and friends of Anthony Menceive Haven for Strays, ito po si Isa Riniva Cruz. Magpapasalamat sa inyo. Bye-bye.